Nakakata. Rob, sino ba ang tunay na Reyna? Minion Queens o Queen Record? Magkaiba, no? Oo, eh. Pasok na tayo sa ating game. Queen Record, isa siya sa mga players dito na na-prove na nag-champion sila. Pero si Christine, bagong pasok. At mukhang bago din yung lineup na makikita natin. Popol and Koopa support. Oo, support. Si PS, si Pax Hit, si Pax Hit yung ano, yung main carry. Oo, tsaka yung ano, no, tas ang inoffly nila is gonna be the Hellcrit. Medyo ano to, ha, interesting to, ha. Yung magiging damage dealer nila dito is gonna be the Bane, the melee. Pero ito, mukhang may laban na God, ginamit na agad yung flame shot dito. Patani, tatakbo pa nga yata, makakahabol pa. Limwell, not to be able to connect his power of nature, pero may invade na mangyayari doon sa may purple buff. Grabe yung aggressiveness na pinapakita ng Christine dito. Bakit? Rob Luna, si Bane, ayan, si Paxhit, at si Timwell, parehas kasi kumuklose line yan. Napakasakit niyan, Kuya Eddie, yung splash damage at saka yung first kill. Ayan, tignan mo, sabay sila ikot. Ikot-ikot lang, no? Oo, double Saragi yan. Kumbaga, nako, ganda ng ano dito, Black. Galing. Pero wala silang damage. Yun ang pagkakamali. Magaling lang kayo umikot, pero wala kayong damage. Wala silang damage na yung dire-diretsong damage. Oo, kasi medyo to be honest, mahirap din kasi. It's melee pa rin talaga ang isang Bane. So, ang hirap niyang i-connect, even magkaroon siya talaga ng damage. Ang maganda sa ginawa doon ni Christine is kinuha niya agad yung Cyclone Eye. So, somehow, medyo nakalusot pa rin naman sila doon. But looks like the tower dito sa may bandang bottom lane ng Queens nila, Christine sa Tamena, will be down. Pero wala pa naman. Mukhang mauuna pa nga yata sila ditong makabasag, mga kaibigan. Oo, kasi basic pa sa all right talaga yung Queen Wrecker. Is a Bruno pick . Tsaka, man, again, naniniwala ako sa'yo . Yung Bane, masakit yan. Oh. Pero si Bane kasi, as a hero, Kuya Rob Luna, hindi na yan mauuna, passive yan . Mm-hmm. Kumbaga sa passive-aggressive, yung passive niya, double passive. Kaya maghihintay lang yan ng perfect opportunity to strike. Hindi talaga siya yung mauuna forever and ever again. Mahirap. Bakit? Kasi may Esmeralda na pwedeng mag-falling Star Moon. May Bruno na pwedeng dumash in dash out. Ang daming pan-dodge. Ang magiging initiator dito sa side ni Madam Christine, si Kuya Modino, si Kuya Hellcurt. Uy, ang ganda! Nanakaw pa nga ni Limwell yon, pero mabupamatay siya kapalit ng buhay niya, mga kaibigan. The orange buff will be... At nakatakas pa nga yata, paring Manjin. Ang ganda ng pagkaka-flame shot ni Minion na shove off niya dito si Patani na gustong gusto na makapag-ejector doon sa may bandang likuran. Si Tao Bataw Patani. Limwell ang lupit. Ang YouTube na galawan kay Kuya Limwell. Yes. Never doubting his retribution. And yun ang naging mahirap dito sa side ng Queen Record. Di ata nila alam na naka-retry yung Grok. Mm-hmm. That's why inatake pa rin nila ng inatake yung orange buff. May mga ganong instances . Pero yeah, let's see. Grabe yung team pala ng Queen Record. Mga gulay. Oo. Si Pechay. Si Pechay. Si Serpat. Oo, si Patani. Si Patani. Grabe yung pangalan yun . Pangalan mo sa anak mo. Uy, si Patani. Medyo old school, no? Oh, pero ito . Unstoppable force. Pero mukhang patay yata dito si Minion Queen. Dito, hahabol pa sila. Pero auto the top lane, lumipat ka agad yung camera. Pero habol sila dito. Ito na, Patani, mga kaibigan. He might actually fall. Maning-mani. Pero sabi niya rito, baliwala ang inyong mga damage, mga sir. Pero pader, hinarang dito ni Limwell. Nakatakas pa nga. Dito si Mani. Hindi tumama yung buga ni Kuya Paxit. Okay, ito binato yung yung octopus. Ginawang vinegar pusit. Oo, grabe nga. Ginawang calamares. Kuya Rob Luna. Ang sakit, sobrang sakit. Ito lang ang nangyayari, no? Nakakatakas dito yung squad nila Christine Santamena. Kaso nga lang, ang madalas, nag-teleport out sila kasi nauubusan sila ng HP. So, mas matagal na nakakapag-farm sa lane yung squad nila Queen Wrecker. So, hindi unti-unti nagsiscale up yung buong team nila dahil sa mga ganong situations.
mainit ang galawan ng Queen Rekka kahit pa paano nakakapag-survive kasi sila. And with the survivability na nagagawa nila, sabi mo nga, walang magawang play yung Team Christine. Mm-hmm. Kasi yung lineup ng Team Christine, ito yung ano, the waiting game eh. Ito yung kailangan mo maghintay na sumugod sa'yo yung kalaban bago nyo ma-dive in yung damage. Sa ano eh, mahirap din eh. Honestly, mahirap din talaga yung carry nila dito na fina-funnel, which is yung yung Bane, pero hold that thought dahil mukhang mahuhuli dito si Patane, hinarangan yung pader, bawal pa nang talagang lumabas, pero yun na nga, patay na dito yung tropa nating si Johead, but into the middle lane, sinusubukan pa rin naman basagin dito ni Pak Set at wala siyang masin. Oo. At tingin, medyo ano lang, I think okay naman yung Bane, the only difference is hindi niya magamit yung damage kasi hindi siya makadit. Oh, mahirap. Pero ang maganda dito, Rubluna, hindi nga siya makadikit sa damage, yes. Pero yung wave clear ng team Christine, mabilis. Oo, malinis. Lahat ng lane, hindi makaka-shove agad yung Queen Rekker sa ganitong sitwasyon. Hindi sila makaka-pasok agad. Unless may pasok na ganito. Diba? Saktong-sakto, no? Oh, pwede naman pala gumilid, sabi ni Kuya Pechay. Di ba yung Posporo? Alright, so yun na nga mga kaibigan, it's gonna be 4,000 lead para dito sa side nila Queen Rekker. Paano nga kaya dito magiging bawi ng minion squad nila Christine Santamena? Dahil parang nangyayari, ang nagpa-farm na rito is yung Popol and Cupay. Kasi parang yung naghihiwalay na sila nung Bane na in terms of pagpa-farm even onto the lanes. Doon actually sila mahihirapan kasi wala sila ng definite na susugurin. Pero dito, Limwell, the Grok might actually fall pero nakatakas pa nga naman din. Pero papasok sila dito, may binato yung aso doon sa may bandang likuran, takas. Ganito lang, reset over reset ang nangyayari. Hindi mamamatayan sila Christine, but wala rin silang na-accomplish. Wala rin silang mapapatay. Oo. Ganito wala, dahil moments. Pag mo yung tropa mong tambay, tamang-tambay, yun yung mangyayari. Kasi ano eh, yung lineup nila hindi talaga pang balog-bugan eh, pang ano lang eh, pang isang bitan eh, kagaya niyan, oh, patubig. Pero eto, nagpagabi, eto, isang bitawan si Serpat, kinagat. Yun naman pala, pwede naman pala. Alam mo kasi pag ang tambay, ginulo mo, guguluhin ka pabalik. Yes, definitely. Pero hindi na kinaya, even with the ano ah, yung Cotterant Inferno na may kasama na Vengeance, sobrang laki na nung critical agad, hindi kaya nang i-sustain. The damage dito ng Bruno is already an endless battle as of 7 minute or almost 8 minute ng laro na to. I think kompleto pa yung stack dito ng kanyang Raptor Machete. So, masakit yan, to be honest. Kasi diba, gumagana ang Cotterant Inferno pag hindi kayang i-burst yung max, yung dami, yung HP mo na natitira. Oo. Diba? So pagka lumampas doon sa threshold, patay ka pa din kahit na on mo. Napakagandang mechanic actually na ni-utilize ni Bruno dito. Di rin makakalapit ang Tamos sa kanya, to be honest. Grabe si Mani, no? Ang tigas. Minamani ni Mani eh. Ayan o, oh. Ay nako, ang pagkakamali ni Mani, oy. Hindi pala. Dahil hindi pa. Sinasitaw, bataw, patani. Nako, sinipa. Wala sa likod. And Team Queen Rekker will get 2 kills. Minani ni Mani. Oo. Ang tanong dyan, anong klaseng mani si Mani? Ito yung mani na napakakunat. Yung nahanginang mani. No? Yung kung sobrang kunat, pag kinagat mo, mababasagang pa ng ipin. Sa sobrang tigas. Grabe nga talaga dito si Mani. Pwede pala yun. Pero yun talaga ang kalakasan ng isang Carmilla, Kuya Proxy. Si Carmilla kasi naturally vampira yan. Oo. And ang gusto ni Carmilla, makalapit siya sa'yo para yung Crimson Flower niya, mai-lifesteal niya na mai-lifesteal. Totoo. Eh, yung hero ng Team Christine, puro melee, pre. Pag-melee ka, ang ibig sabihin nun, lalapit ka. So, malapit siya. Yun yung mahirap talaga. Pero at least it's a good item choice dito na pinili ni ano ni Nung Bane. So nagdiretso kagad siya sa si Halberd, pero for me it's not the correct item eh, na mag-indulge ka kagad. I think you really need more damage compared doon sa counterin mo yung regeneration dito ng isang Carmilla. Oo. Tignan natin ah.
10 minutes, Bechin. Medyo napatagal ang laban, pero ang mainit kasi dito, tingin ko wala nang scaling ang Team Christine. Mm. Mahirap pa na yung maglanda damage. Eh no, kung yung burst niya ay hindi maka-burst na, in an instant, dalawang beses niya lang yan magagawa eh. Yung splash at saka yung ultimate niya na tidal wave. Wow, it's damage. Ayun o, ma-out damage siya. Grabe, ang sakit. Even kahit yung ano lang eh, yung mga parang bato-bato ng boomerang lang ni Queen Wrecker, nasasaktan na kagad yung Bane. Oo. Masakit. Masakit. Walang magagawa ang Calamares. But interesting tong cheese pick ng Team Christine. Pero I think di nila na-execute na mabigyan ng more damage si Foxhead. Mm-hmm. Si Foxhead. Kaya di sila makalaban. Tignan mo, dalawa lang yung skill nila. Oo, ano kasi, to be honest, the Bane is okay if kung nilagay siguro nila sa offlane. Pero kasi as a hyper carry, you would want to have your hyper carry most of the time is range. Or kung melee man yan, meron siyang pampasok like a Ling or even Gushon. Yung may mga assassin na talagang burst damage. Pero somehow, dito, look at the Bane. Nandun lang siya sa may bandal likod. Buga lang siya ng buga. Just waiting na may pumasok dito. So very active dito yung hyper carry ng Team Christine Santamena. And nakita naman natin, ladies and gentlemen, hindi nila madikitan dito si Pechay. Wala. Makulay ang buhay pag kumain ka ng Pechay. Totoo yan, guys. Mm-hmm. Masustansya ang Pechay. Well, syempre, masustansya nga eh. Hindi madikitan. Ang hirap. Gusto mong dumikit. Pero anong nangyayari? Na-out damage ka na ng Bruno, 5 ni Kuya Pechay, 503. Ang mahirap pa dyan, Kuya Rob, ikaw na nagsabi, didikit kayo kay Pechay, melee kayong apat. Eh di, ibibaby bouncing ball kayo ni Kuya Pechay, ibo-volley shot kayo ng malupit, i-wave of the world kayo ng malupit. Lahat ng damage niya, sasaluin nyo. Totoo. Tagilid ang vapor. Both of the is nag-go for the sea halberd. I think, oh, talaga, I mean, the Bane should really have focus on the damage and iniwan niya na lang siguro yung, to be honest, Deadly Blade nga lang, it's okay na. Ay, tignan mo dito, even with the Sea Halberd dito, hindi pa rin nila ma-burst down dito si Mane. Oo. Kasi kulang eh, kulang pa rin yung damage eh. Si Sea Halberd is okay, pero if you don't have the damage to back it off, what, ganun din, it's almost the same. It's better to buy a Scarlet Phantom or even an Endless Battle para sa Bane. Pero it is what it is, ladies and gentlemen. Queen Wrecker will be taken game number 1 dito sa series na to. Medyo big.